i-celebrate sa ating mga nanganak na inahin. Yung bali, dalawa dito yung nanganak. Nandun yung mas nauna. Tapos, ito yung sumunod. Ito siya. Ito, naka 8 na piglets ang naianak niya. So, malakas na siya ngayon. So, ito ay ano na, 4 days na sila ngayon. Ayan sila guys. Malalakas na. 8 yan. Ayan. So, ito yung kaya nilang inahin. Ayan. Kung makikita ninyo, may mga parang dumi-dumi na, pero dahon yan ng saging. Ayan, o. Oh. Yung dahon ng saging na yan, yun, hinihigan nila para protection sa kanila, para hindi sila lamigin. Pero dito, mas gusto nila. Tapos, merong karton. Ayan, o. Oh. Nilagyan din ng karton yan. Oh, sarap ng tulog nila, o. Oh. Naka, ano na yan, naka-deady na. So, kumakain nyo yun yung inahin niya. So, eto. Ito, mga dumalaga. Itong tatlo na to. Ilang months na to, de? Mga dumalaga mo? Six and a half na daw itong tatlo na to. So, ito yung susunod na ihintayin natin para gawing, ano, inahin din. So, itong isa, ayan, ito yung naunang nanganak dito. Malalaki na sila, oh, hanggang. Mga cute, oh. Hi! Tapos ito ay 12 days old na sila. Oh, ang bilis nilang lumaki. Ito yung pinakita ko sa inyo yung ano, nung nanganganak. Pinapanganak sila. Ito yon. So, ito ay 6. 2, 4, 6. 6. Oh, malalaki na din sila. Ito yung farrowing crate ang tawag, di ba, de? Farrowing crate niya. Farrowing ano? Anong tawag dito? Farrowing cage pala, guys. Doon po sa nagtatanong kung anong size nitong farrowing crate namin ay 6 feet by 7 feet. Standard size po siya. Sakto sa inahin para hindi madaganan yung mga piglet niya. So, iyan. Yun yan ang itsura niya. Bali, kainan niya. Yung pagkain niyang natapon lang. So, ayan. May kainan siya. Tapos, ito yung pinakahigaan ng ating mga piglet. So, pag humiga siya, hindi madadaganan yung mga piglet natin. Tapos, ito naman. Dito naman sa ating gestating pen, ang size niya ay 2 feet by 7 feet. So, ito ay ilan to? 8. Bali pang 8 na ano pwedeng ilagay dito. Ayan, magkakadugtong yan guys. So, ayan. So, ayan guys. Itong gestating crate na to, ayan, may inuman din siya. So, ayan. Ayan, umiinom yung ating mga alaga. Lahat yan meron. Pati ito, ayan. Lahat ng bawat pen nila, ayan, may kulungan yan. Ayan, guys. Tapos may kainan. So, ayan ang style namin dito. Yung gestating crate at yung aming farrowing pen ng ating mga nanganganak na mga inahin. So, kakakain lang niya. Kaya, ayan, umiinom siya. Ito rin pala guys, isang magandang tip sa inyo. Yung kanilang pinakadumi ay sinasalok. Hindi yan binubuhusan ng tubig. So, ang ginagawa nila, sasalukin muna yung dumi ng ating alaga. Tapos, ilalagay sa tamang paglalagyan. And then, sakalang bubuhusan ng tubig. So, makikita nyo dito. Pag pumunta kayo, walang amoy. Wala kayong maamoy na mabaho tulad ng mga ibang pagkasalupa. Paano nga ba yung sinasabi mo about sa lupa, de? Ha? Yung ano ng sa lupa? Kapag nalusak sa dumi ang lupa,
pag nalusak sa dumi ng baboy ang lusak, ang lupa, babaho siya, mahirap alis at maalis. Mm-hmm. Kaya dapat yung pae, papainitan. Pag natuyo, susunugin. Yun yung way para hindi maamoy. Pataba pa yun, magiging pataba. Magandang pataba sa lupa yun. Sinunog na ang natain ng baboy. Para hindi ganong maging maamoy yung paglilinis nyo, make sure na yung tubig na nanggagaling doon sa paglilinis ng babuyan, hindi nagkakaroon ng contact sa lupa. Kasi ang tendency noon, once na mag-build up yung, ano, yung tubig na may kasamang dumi, nasok ang lupa, tapos naging putik, kumbaga putik na may tae. Yun ang pinagmumula ng malansang na amoy. Kaya yun ang iiwasan. So mas magandang dahil sa sementuhin yung daanan ng... Sementado dapat yung daanan ng tubig. Tapos may septic tank. Yung septic tank, Pozo Negro o ano yun. Sure na walang amoy ang babuyan ninyo pagka ganyang ang ginawa ninyo, guys. Sa inyong piggery. Yun. Yun ang isang tip pa namin. Dahil may nagpunta dito na ano nila na napansin nila na walang amoy itong aming piggery. So, yun ang tips namin sa inyo para maganda at presko din. Meron pang isang ginagawa. Hindi ko pa ito nasusubukan pero may tip din sa akin yung veterinaryo. Gumamit ng Atobi. Madaling hanapin niya yung Atobi. Hinahalo daw sa pagkain yon para yung ilalabas sa dumi ng baboy hindi ganong mabaho. Atobi. Atobi. O Atobi. Nasa black ano yun eh. Black pack. Black plastic bag. Hindi ko pa nasusubukan pero yun ang rekomendado rin naman ang veterinaryo. Para walang amoy. So, ayan, sa baboy. So, ayan guys, ang isang tip, yan ha, yun ang magandang tip na pwede nyong gawin kung kayo ay magtatayo ng mga gani. So, at least may idea kayo kung sakaling mag-i-start kayo na mag-piggery. So, yun lang guys, bye na sa ngayon. So, i-update ko naman kayo dun sa aming pinapagawang bagong pig pen o bagong paglalagay ng ating mga alaga.